Hello po, magandang araw po sa inyo. Ito na naman po si Daddy ni Tito G upang magpaabot na naman ng mga impormasyon tungkol po ito sa isang halaman o kay prutas o kahoy na tinatawag po na kalabas o miracle fruits. Yan. Kilala na po ba ninyo ang miracle fruits na ito? O kalabas na ito? Ito po ang pag-usapan sa atin sa ngayon. Pero bago po yun, paki-subscribe lang po muna kay Tito D TV. At ito po ang pag-usapan natin. Ang prutas na ito, o kaya miracle fruits na ito, na makita natin, na ito, yun. Ito pong miracle fruits na ito, ang gagawin po lang natin, tulad ng pakita ko sa inyo, babaakin ito. Ginawa ko, nilalagarin ko ito. Pagkatapos, yung laman loob nito, yun po ay gagawin natin, ginagawang juice. Yun. Tapos, yung juice na iyon, yun po ang ating iinumin upang makatulong, matulungan tayo kung ano man po yung ating mga naramdaman. Sapagkat ay tumutulong po yan doon sa ating mga karamdaman katulad sa mga narinig nating mga karanasan na umiinom na nito, gumaling daw sila sa lungs cancer. Gumaling daw sila tungkol sa diabetes. Kasi nagpababa siya ng ating blood sugar. Pinababa niya. Tapos yung isa na malabo na yung kanyang paningin, uminom siya nito, ay naging malinaw o bumalik yung maganda niyang paningin. Yun. Walang masama. Subukan natin yun sapagkat ito naman ay herbal, galing sa isang prutas na ito, yung juice na iyon. Ang totoo po, ang juice na ito, tinikman ko na kanina, masarap siya sa aking panlasa. Yun. Para siyang basta masarap siya. Kaya pakuluin mo lang siyang pakuluin. Pagka na haluin mong haluin, pagkatapos, katulad na makita mo dyan, tingnan natin, makita mo dyan sa aking ginagawa, sinasala po yun. Tapos yung tubig noon, yun ang ating pinaka-Diyos, yun po ang iinumin natin. Yun. At tingnan po natin, panoorin natin. Diba? So, yung miracle fruits natin. Yan. Tapos ilagay natin ito sa kaldero kasi lulutuin natin. Gagawin nating juice ito. At ipakita ko sa inyo mamaya at kung anong ang lasa o kaya anong pakinabang naman kapag tayo ay umiinom ng juice na itong miracle fruits na ito. Ibigay natin sa kaldero. Oh, pwedeng gawin yung helmet. Pwedeng gawin yung helmet, oh. Thank you.
Labi dito. Okay. Lagay natin isalang natin doon sa apoy para makita natin. Nakasalang na yung miracle prox natin. Nasalang lang siya. Tapos hayaan lang natin siyang kumulo. Atakpan natin. Malaki pala, marami palang laman dun sa loob sa isang pirasong bunga. Malaki oh. Labi din nito sa kaldero na maliit-liit. Meron pang natira oh. Mamaya naman ito, mamaya. Para matikman natin kung ano talaga yung lasa ng miracle fruits na ito. Ang laki-laki, malaking bunga. Isang piraso, labi dito ang laman. Yan. Hayaan lang natin siya, tapos mamaya. Maging muluto na siya, ang dami na siyang tubig, maging tubig na siya. Kasi magiging juice na siya. Yan. Kaya malaki ang matulong o kaya ano yung benepisyo ng miracle fruits. Yun yung ating pag-usapan mamaya. Ito po ay haluin lang haluin para madali siyang maging juice o kaya maging lumambot na siya, maging parang tubig siya. Para maging juice siya. Malimit lang siyang haluin. Video kuha na siya o. Nalambot na. Alam po ninyo, malaki ang maitulong natin sa ating katawan nito yung miracle approach na ito, sapagkat tutulong ito sa ating katawan na magkaroon tayo ng pampalakas ng ating energy to, sa ating pangkalusugan. Yun. At marami na rin nagpatotoo na natulungan sila nito tungkol sa kanilang problema. Mabuti po itong makatulong doon sa mga mataas palagi ang presyon. Yun. Pampanormal o kaya ibalik sa normal yung ating blood pressure natin. Ayon sa iba na gumamit na nito, natutulungan sila nito na hindi na malimit, tumataas yung kanilang presyon buhat na uminom sila nito ng miracle juice na ito. E di subukan natin, wala namang masama, di ba? At ang iba, natutulungan sila kapag mayroon silang problema sa lung cancer. Ayan.
Natutulungan din sila. Kaya maraming, wala namang masama na subukan natin, malay natin, kung mayroon tayong mga karamdamang iba pa, eh di, huwag tayo ng juice na ito, ng miracle juice na ito. Yan. Para matulungan din tayo, wala namang masama. Eh, yun lang ang gawin. Yung isang piraso, ang dami-daming magawang Diyos. Kasi ang laki-laki, ang raming laman sa loob. Ito nga, kalahati, wala pa nga, wala pang kalahati ito. Ang dami ng na mga gawa. Medyo malambot-lambot na siya. Yan. Subukan natin itong tinatawag na miracle juice na ito. Tulungan tayo sa ating mga problema. Yun. Medyo ayos na, oh. Atin namang salain dito. Dito natin patuloyin. Lagyan ng salaan. Tapos diyan natin ilalagay. Dito natin siya. Ilalagay pa sa ating patuloyin dito. Siyang magtungutulo doon, sayang naman yung iba. Dami, oh. Kuha tayo ng konti, titikman natin. Ay, dun sa ano. Kung anong lasa. Yun. Pinakuha natin. Kukuha tayo ng konti. Tikman natin kung anong lasa. Yun. Medyo mainit-init ba? Masarap pala. Hindi na kailangan palang asukaran mo. Kasi medyo matamis-tamis siya.
na masarap inumin, you know. Okay. Ay, naku, sarap. Masarap inumin. Yan, yun lang mga nakita ko sa inyo yung ating ginagawa na juice galing sa Miracle Fruits. Yan. Yan. Marami din, no? Marami din, no? Marami siya sa isang kabaak lang yon, yung kabaak yung lutuin ko pa mamaya. Kasi lalagay ko sa buti para ma-stock. Pwede nating i-stock muna doon. Gusto kang uminom. O, hindi inom. Ah. Pwede. Ngayon ko lang natikman to eh. Pwede. Hindi naman masamang inumin. Kaya yun, nakita ko sa ating lahat na ito palang frutas na ito. Kaya ito malaki ang may tulong sa ating pangkalusugan. Kaya subukan natin, wala namang masama. At marami nang nagpatutuon na natulungan sila sa kanilang mga naramdaman. O, subukan natin. Sige. Bye-bye. Magandang araw po at pakisubscribe na lang po kay Tito D TV. Diba, nakita po natin, di ba? At malaki po yung prutas na ito. Ang isa nito maaaring tumitimbang ng 10 kilo hanggang 12 kilos ang isa. Kaya malaki. Yung ginawa ko sa dalawang beses ko, hinati ko yon kasi sa kaldero ko ay medyo hindi kalakihan. Dalawang luto ko. Kaya ito, nakikita nyo, nakadalawa akong buti na galing sa Miracle Fruits o kalabas na ito. Tapos iinumin ko ito, pwede mong inumin siya ng umaga hapon para matulungan tayo kung ano man yung karamdaman na mayroon tayo. Subukan natin, wala namang masama yun sapagkat ito ay herbal.